Nagsimula ang istorya sa isang dalaga. Ang pangalan niya ay Luna. Siya ay isang guro na nagtuturo ng biology na ilan lang sa mga estudyante niya ay paborito ito. Henyo siya kung tawagin dahil sa kanyang suot na salamin, malabo man ang kanyang mga mata, kitang-kita pa rin ang kanyang tunay na kagandahan. Ang guro ay umakyat sa pinakatuktok ng eskwelahan at ito'y ikinagulat ng mga estudyante at guro at sila ay napasigaw dahil parang may plano itong magpatihulog. Naghubad muna si Luna ng kanyang damit bago ito tumalon. Ito pala ay hindi totoo. Nag-iimagine lang pala ito na maging isang Darna. Hahaha, Diyos ko Ginoo, akala ko ay totoo na. Pagka-uwi ni Luna, nadatnan niya sa bahay ang kanyang asawa na si Abe. Nakita niya itong nakikipag-usap sa trabahador at narinig niya itong tinatanggal na sa trabaho ang lalaki. Nakikiusap naman ang lalaki ngunit hindi siya pinagbigyan ni Abe. Kaya si Luna ay naaawa sa lalaki at kinausap niya na lamang ang kanyang asawa na wag na lang ituloy. Ngunit sinabihan siya na wag na siyang makialam at ipaghain na lamang siya ng pagkain at para sila ay maghapunan na. Siya naman si Bella, isang scriptwriter. At kasama niya naman ang kanyang kasintahan na si Arnold na nag-uumpisa pa lang maging isang director. OMG, ang magkasintahan ay nagtukaan na nga at nag-umpisa na silang magdigmaan at tila pakipot pa itong si Bella kaya hiniblat na siya ni Arnold at pinahiga. Okay sige, gusto niyo yan, bahala kayo dyan. Mabalik tayo kay Luna. Mahinang nag-uusap sina Luna at ang kanyang tiyahin at hindi nila alam ang matandang si Abe ay nakamasid lang sa dalawa habang nag-uusap. Matagal nang gusto ni Luna na hiwalayan itong si Abe ngunit ang kanyang tiyahin ay hindi sang-ayon sa desisyon niya dahil hindi pa nababayaran ang mga utang nito sa matanda. Kaya sinabi ng kanyang tiyahin na magtiis muna siya. Ngayon alam niyo na kung bakit nasa poder ni matandang Abe itong si Teacher Luna. Sumunod na araw habang papasok na si Luna sa kanyang trabaho ay biglang may sumalubong sa kanya ng mga pulis na tila hinahabol nila ang dalawang lalaki. At nagpaputok na ng baril ang mga pulis kaya napatakbo at napayuko na lang si Luna at nanginginig ito sa takot. Tinamaan naman ang isang lalaki at ito ay namatay. Kaya ang isang nakatakas na lalaki na nagngangalang Diego ay dinampot niya si Luna at tinutukan niya ito ng baril at sinama sa pagtakas. At dali-daling nagnakaw ng sasakyan para makatakas siya sa mga pulis at doon na nga ay napadpad ang dalawa sa abandonadong bahay at dito sila nagtago. Labis na nagmamakaawa si Luna sa lalaking ng hostage sa kanya na palayain na siya nito. Ngunit ayaw ni Diego na pakawalan si Teacher Luna. Nagtangkang tumakas si Luna at nakita agad ito ni Diego kaya dali-dali niya itong iginapos para di na muling makatakas. Nangako naman itong si Diego na pakakawalan din naman siya kinabukasan, makasiguro lang na hindi siya nasundan ng mga pulis. Nakaramdam ng gutom itong si Diego at nakahanap siya ng makakain pero siya lang ang kumain ng delata dahil walang ganang kumain si Luna. Habang sila Bella at Arnold naman ay kausap nila ang matandang director na kaibigan ni Arnold, kinakamusta naman ng director ang script na pinapagawa kay Bella. Gusto kasi ng director na haluan ng maiinit na eksena ang kwento. Ngunit si Bella ay di sumang-ayon sa director kaya umayaw siya. Dahil dito nagkakasagutan na ang magkasintahan at nagtataasan na ang kanilang mga boses. Ang buong akala ko ay mag-aaway na sila at magkakasakitan. Ngunit yun pala sila ay nauwi na naman sa paglangit-ngit ng kanilang kama. Grabe talaga itong si Idol. Balikan naman natin sila Diego at Luna. Minamasdan ni Diego ang mga perang nasa bag at dito ay naalala niya ang kanyang tatay Roger. Umiyak si Diego dahil sa pagkasawi ng matanda. Nilapitan nito ni Luna upang pakalmayan niya si Diego. Ramdam naman ni Luna na mabait na tao itong si Diego. Silang dalawa ay nagkwentuhan at nalaman naman ni Luna ang dahilan kung bakit sila hinuhuli ng mga pulis. Ipinaglalaban lang naman kasi nila ang kanilang karapatan bilang manggagawa sa isang pabrika. Si Luna naman ay naawa kay Diego at silang dalawa ay nagkakatitigan. Dahil sa matatamis nilang mga tinginan si Diego ay hindi na nakatiis at inilapit na nga nila ang kanilang mga hugis puwet na mga labi. Sila Bella at Arnold naman ay muli silang nagsasagutan dahil ayaw talaga ni Bella na lagyan ng maiinit na eksena ang kwento ni na Diego at Luna. So alam nyo na, si na Diego at Luna ay hindi totoo at sila ay mga tauhan lamang sa kwento na sinulat ni Bella, pero para kay Bella ang kwentong iyon ay totoo. Kaya wala nang nagawa si Arnold sa kagustuhan ni Bella at hinayaan niya na lang ito. Kaya noong ibinigay na nila ito kay Mr. Dizon ay labis itong nagalit at nadismaya sa kwento. Pinagsabihan ng direktor si Arnold at ipinapangako naman ng lalaki na aayusin niya ito. Kaya muling nag-away ang magkasintahan,
at nakikiusap naman itong si Arnold na sundin na lang ni Bella ang gusto ng direktor na si Mr. Dizon. Magkakasakitan na sana sila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at nang sila ay nasa loob na ng sasakyan biglang naalala ni Arnold ang mga unang digmaan nila dito ni Bella sa sasakyan. Kunwari pa itong si Arnold na gusto niya ulit na may mangyaring digmaan sa loob ng sasakyan. Diyos ko day naman talaga at unti-unti nangang gumalaw at umuga ang sasakyan sa ilalim ng ulan. Dahil sa mga nangyaring digmaan, pumayag na din itong si Bella na sundin ang kagustuhan nila Arnold at ng direktor na si Mr. Dizon at pinagpatuloy na ni Bella ang pagsusulat ng kwento. Itinigil na muna ni Diego ang pagkakatukos sa mga labi ng dalaga at una niyang nakita ang dalawang malalaking bundok ng tribo ng Bagobo at dito ay inumpisahan na ni Diego ang kanilang unang digmaan ni Luna. Nakaka-addict nga naman talaga, ang mga eksena na tulad nito ay bawal sa mga supot. Para lang ito sa mga matatanda kaya patnubay ng magulang ang kailangan hihihi. Pagsapit ng umaga nagpapalim na itong si Diego kay Luna, gaya ng ipinangako ni Diego na papalayain niya na itong si Luna. Kaso si Luna ay tuluyan na ngang 9 love sa lalaki at ayaw na ni Luna na iwanan siya ni Diego kaya sasama na lang ito kay Diego, ngunit hindi pumayag ang lalaki dahil ayaw niyang madamay si Luna. Totoo nga naman, ipinangako na lang ni Diego na babalikan niya si Luna at magkikita pa sila sa mga susunod na araw. Nang makarating si Luna sa kanilang bahay, ay pinapaamin ni Abe si Luna kung may nangyari ba sa kanila nung lalaking nang hostage sa kanya. Hindi naman sinabi ni Luna ang katotohanan, kaya hindi naman agad-agad naniniwala itong si Abe at pinipilit niya paring paaminin ang asawa dahil iniisip niya na imposibleng wala nangyari sa kanila ng lalaki. Sinaktan niya itong si Luna at walang awa niya itong nilapastangan, kaawa-awa ang kanyang sinapit sa matanda. Sa kabila, habang naglalakad si Bella, nagulat na lamang ito na makita niya ang kasintahan niyang si Arnold na may kasamang babae. Yarika, nang makauwi na sila ay doon niya kinumpronta ang kasintahan at humingi naman ng pasensya si Arnold at magpapaliwanag daw siya, pero nagdesisyon na si Bella na palayasin na lang ito sa kanyang bahay. Kaya mabilis na naikwento naman ito ni Bella sa kanyang dating kaibigan na si Barbie. Sang-ayon naman ang Barbie sa ginawa ni Bella, at sinabing gumising ka na kasi sa katotohanan at hindi mo deserve ang mga ganong klaseng lalaki sa buhay mo na paulit-ulit ka lang niloloko, kaya dapat daw ay madala na si Bella sa mga lalaki, sabi ito ng kaibigan niyang si Barbie. Kahit na may malulungkot na pangyayari, itinuloy pa rin ni Bella ang script para tapusin na ang kwento na ginagawa niya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Diego si Luna dahil gustong-gusto nila na magkita silang dalawa, sa bandang ibaba ay nakikinig pala itong matandang si Abe sa pag-uusap ng dalawa, nakakaloka nga naman talaga, at doon ay natuloy na nga ang pagkikita nila Luna at Diego at saka nila ginawa ulit ang kanilang pangalawang digmaan. At the same time pangalawang pagkikita din nila ni Diego. Nang matapos na ang digmaan, ay ibinigay ni Diego kay Luna ang mga pera upang mabayaran niya na ang mga utang nito sa matandang lalaki na si Abe, para makalaya na siya sa pagmamalupit ng matandang iyon at para tuluyan ng makalayo sa poder ni Abe. Ngunit sinabi ni Luna na hindi na daw niya kailangan ang pera dahil pagkatapos nito ay sasama na siya kay Diego, subalit hindi na naman pumayag si Diego sa nais na gawin ni Luna dahil ayaw niya itong mapahamak at madamay sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya iniwan na nga siya ni Diego at sa di inaasahang paglabas ni Diego ay nakaabang na pala sa kanila ang mga pulis dahil sinumbong pala ni Abe sa mga pulis ang kinaroroonan nila Luna at Diego. Kaya si Diego ay lumaban sa mga pulis at nabaril ito kaya ikinagulat ni Luna ang mga sunod-sunod na pangyayari na walang awang pinagbabaril ng mga pulis si Diego kaya ito ay nasawi at ito ay lubos na ikalungkot ni Luna. Nakalaya na din naman si Luna sa poder ni Abe dahil sa perang ibinigay sa kanya ni Diego. Hindi malilimutan ni Luna ang kanilang mga masasayang alaala ni Diego dahil ito ay mananatili parent sa kanyang puso. At ito na nga ang wakas ng kwento nila Luna at Diego na isinulat ni Bella. Hindi na nga niya ito ibinigay kay Mr. Dizon at sinira niya ang mga papel at saka sinunog niya ang mga ito, pero para kay Bella ang mga kwento nila Luna at Diego ay mananatili parent sa kanyang puso. Nakipagkita si Bella kay Arnold hindi dahil sa pagbibigyan niya itong muli kundi para makapagpaalam lang siya ng matiwasay at para wala na ding sama ng loob. Tinanggap naman ni Arnold ang pakikipagkaibigan ni Bella at tuluyan niya na itong iniwan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para goods ang mga susunod nating mga video.